Yes po, muli po, isang magandang araw na naman po sa ating lahat. Mga ka-coiners, welcome po sa ating channel. Siyempre, ang aking taus-pusong pasasalamat po sa inyong lahat na sumusuporta po kay Coiners Ring at sa inyo po ng mga baguhan na bagong subscribe pa lamang. Maraming salamat po. At ang content ko po sa araw na ito ay tungkol po sa isang nag-PM sa akin. Halos tatlo po sila na tinatanong po, ano ba talaga ang mga hard to find year sa mga 25 centavos na ito? At totoo po ba na ang hard to find na 2006 ay may presyo po na 5,000 hanggang 10,000 pesos? At ito po ay ayon daw po ito sa kanilang napanood na isa pong vlogger. Mga ka-coiners, atin pong sasagutin yan dito sa content na ito. Mga ka-coiners, kung napanood po ninyo ang isang content ko na tumutukoy po at sinabi ko doon na bilang isang collector po ay hindi po pagkakakitaan. Ang isang collector po ay magastos po, mga ka-coiners. Talagang butas po ang bulsa mo kapag ikaw ay talagang sadyang collector. Dahil kapag nagustuhan mo po o kailangan mo ang isang barya, kahit overpriced pa yan o napakamahal pa yan, ay talaga pong bibilhin mo dahil gusto mo po na magkaroon ng ganyan, mga ka-coiners. At ako man po ay napanood ko ang sinutukoy nila at ang tanong, totoo po ba ang sinasabi ng taong ito? Mga ka-coiners, siya po ay isang collector at nagsiset po siya o series ng mga 25 centavos. At siya po ay naghahanap talaga ng year 2006 na 25 centavos. So nasa kanya po yun at hindi po o wala pong makakapigil na magpresyo siya ng ganoong kataas para makuha lamang po yung sinasabi niyang kailangan niya na hard to find 25 centavos. So posible po na talagang bibilhin po ng taong yan ang kanyang hinahanap. Yes po, at makatotohanan naman po. Ang mahirap ay kung siya po ay naghahanap ng isang common coins, halimbawa po ng 25 centavos na year 2017 na sinasabi po ng ilang mga tiwaling vlogger. Ano po, na-content ko na po ito, yung mga fake vloggers na naghahanap po ng 2017 o bumibili ng 25 centavos na year 2017 sa halagang 5,000 piso. Yan po ay katawa-tawa at kasumpa-sumpa na walang katotohanan. Pero ang hinahanap po na hard to find para mapuruan po ang kanyang series o set para maging kompleto ay karapatan po niya na talagang gumastos. At hindi nga po natin ma-question kung yan po ay kanyang bibilihin sa halagang 10,000 piso. Unang-una po ay kabili-bili naman dahil talaga po hard to find yan. Ang mga nakikita po ninyong mga 25 centavos ko, mga ka-coiners, ay third bus na po yan. Napakarami na po ng mga nagdaan sa aking mga kamay na ilang piraso sa mga yan, pero hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin po ako nakapag-hunt o nakakita po ng 25 centavos po na may year 2006. Kaya posible po o maaari nga pong mabilhin nila yan sa presyo po na kanilang sinasabi, mga ka-coiners. Kaya kung kayo po ay may mga ganyan, lalo na po kung yan po ay nasa magundang kondisyon, pagkakataon na po ninyo, mga ka-coiners, habang meron pong mga coin collectors na naghahanap ng ganyang year. Dahil kung yan po, halimbawa po, meron tayo ng ganyan at kinip natin, mga ka-coiners, baka po dumating ang araw ay wala na pong magka-interest sa hawak natin. So habang may panahon pa po at pagkakataon ay samantilihan na po at ibenta na po kung hindi naman po tayo nagsiset ng series ng mga 25 centavos. So yan lamang po. Muli, ang inyong lingkod, Joel Apocampo. Thank you.